pinipili kong hero si Dr. Jose Rizal kasi siya yung malaking ambag para sa kalayaan ng Pilipinas. Pinipili kong hero ay ang mga doctors and nurses kasi ang mga normal na tao hindi naiintindihan ng katawan ng tao, pero iba ang mga doctors and nurses. So yung mga hindi natin naiintindihan, sila ang tumutulong sa atin and sila yung nagsasakripisyo sa trabaho nila para matulungan ang isang kapwa-tao. Ang pinakamatapang na tao na kilala ko po ay yung nanay ko po. Kasi buong buhay ko po, kaming dalawa lang po kadalasan nasa bahay. Pag lumalabas, kami po yung dynamic duo. Pinakamatapang po sa akin na tao ay sarili ko po. So tingin mo po, kailangan natin lahat tapangan. Lalo na sa hirap na pamumuhay sa mundo, kailangan po natin i-remind palagi yung sarili natin na maging matapang tayo lahat. Kaya para sa akin po, sarili. Pinakamatapang po na tao na kilala ko ay ang aking mga magulang dahil naging matapang po sila sa pagharap ng mga pagsubok sa aming buhay. Ang pinakamatapang na tao nila ko ay ang misis ko. Kasi kapag may mga problemong dumarating, nagagawa niya agad ng paraan para maging maayos. Pinakamatapang na tao na kilala ko ay ang mother ko dahil siya ang tumayong nag-isang magulang ko. Ang pinakamatapang na tao na kilala ko ay ate ko dahil hindi niya pinapakinggan lahat ng mga masamang bagay na sinasabi sa mga kumbaga diretso lang sa buhay kung ano yung gusto niyang gawin or ano yung sa tingin niyang tama, tinuturo. Kada squad, maraming salamat sa ating mga kada nagbigay ng kanilang mga opinion kung sino sa kanila ang nagde-display ng kagitingan sa kanilang mga buhay. Dahil ngayon ay araw ng kagitingan. Mm-hmm. Kayo ba dalawa, sino sa mga buhay ninyo ang para sa inyo ay magigiting na tao? For me, OFWs. Mm-hmm. Yes. Kasi, di ba, ang hirap ako, dati akong OFW, alam ko na ranasan ko gano'ng kahirap magtrabaho sa malayong lugar, malayo ka sa pamilya mo, tapos, alam mo yun, pag nagkasakit ka, ikaw lang din mag-aalaga sa sarili mo. Correct. Diba? Ibang klaseng giting po, kagitingan ang kanilang ginagawa. At syempre, dinidisplay. Dinidisplay. Ano? Hmm. Talagang lahat gagawin in a strange land ng mag-isa na hindi alam kung anong aasahan para lamang maitaguyod ang mga pamilya. Yes. Mm-hmm. Ang ating mga magigiting na OFWs. How about you, amiga? I think it's my parents, but starting with my mom because nga, parang din siya naging OFW din yung dating. Kasi she was living abroad and she's on her own. Tapos she had to learn how to speak a different language para lang mag-survive. Pero, ang talagang ituturing ko dito na parang hero sa buhay ko, yung mga doctors. Kasi nga, I wouldn't be here after 6 years kung wala yung dedication nila sa mga, di ba, pag-alaga ng mga tao. Oo, at nasaksihan natin yan nung oras ng pandemya. Yes. Yung ating mga medical professionals talaga naman nag-display ng kakaibang kagitingan dahil sa halip na protektahan ng kanilang sarili, inilalagay pa nilang sarili nila in harm's way para lang matugunan ang pangangailangan ng ating mga kada. Kaya, para sa ating mga medical professionals, sa ating mga doktor, mga nurses na talaga namang in demand all over the world, para sa akin din, sila ay nagde-display ng kakaibang kagitingan. At dapat i-celebrate din natin sila ngayong araw ng kagitingan. Yes, diba? Tama. Oo. Sama na rin natin ating mga scientists. Yep. Diba? Yes. Yung mga astronauts, biro mo. Mga pilot. They go to a place that nobody has ever been, di ba? Si Neil Armstrong, yung mga ganyang klase mga tao. Isama na po natin sila sa ating pagse-celebrate ng Araw ng Kagitingan ngayon. It's a holiday, kaya kung wala po tayong importanteng lakad, pwede namang mag-stay na lamang po sa bahay at manood ng kada umaga para makaiwas na rin po tayo sa matinding init ng panahon. Yes. True. Si enjoy na lang po natin ang extra day ng pahinga para po mag-refresh at mag-recharge. Samahan po kami hanggang alas 12 ng tanghali dahil sagot na po namin ang masayang fun ng halian ninyo. Yay! Kaya mga kada,
mag-comment pa kayo, mag-react, at mag-shoutout na rin sa aming social media pages ng Net25. At mamaya, babasahin po namin ang iyong mga komento. Gamit po ang aming official hashtag na nandito, kada umaga on Net25 Forever, hashtag natin yan. Mag-comment po kayo sa Facebook, sa YouTube, lahat ng social media pages ng Net25. Kung sino sa mga buhay ninyo, ang sa tingin ninyo, nag-display ng kakaibang kagitingan, comment na po yan. At mamaya, bibigyan pugay natin yung mga tao sa buhay ninyo na talaga namang nag-display ng kagitingan. Ngayong araw, marami po tayong inimbitang magigiting na bisita. Tulad na lamang po ng pasample na live acting workshop kasamang mother-daughter tandem ni na Miss Malu de Guzman and Lucy de Guzman Hoson. Nice! Mamaya po yan, makakwentuhan din natin sila. Meron din tayong pa-fake facts boom para sa ating mga magigiting na kada squad. At magigiting nga. Kaya ko yung Tagalog na to. Magigiting ang mga nanay natin dyan na despite going through postpartum, pagkatapos mga anak po, ay inaalagaan pa rin mabuti ang kanilang mga anak. Kaya mamaya po, pag-uusapan natin ang tungkol sa postpartum depression kasamang ating bisitang clinical psychologist na si Dr. Christian Nicomedes. Abangan niyo yan mga kada, importante pag-usapan yan. Yes. May magiting na pa-trivia rin po tayo sa Wow You Know tungkol naman sa International ASMR Day. Paborito yan ni Brooklyn. Walang pinanood kundi ASMR. Or Autonomous Sensory Meridian Response Day. Nice. Ano, buti nalang nilagyan nila ng pangalan. Yung mga tunog na ganyan o yung mga sensations na ganyan na matagal na nating na-appreciate pero hindi natin maspelling kung bakit. Totoo yan. Diba? Katulad yung mga pag-ganon-ganon sa mga cardboard. Yung ganito diba? Lang. Yung pag-open ng candy wrapper. At na-develop natin yung appreciation dyan. Kasi dati, parang halimbawa, if you're eating something, when you're masticating, and then somebody's beside you, ew! Yung ganon. Ngayon, iba na! Ngayon, oo, promise. Diba yung mga sounds? Pero ayoko marinig yung nagumuya talaga sabi ko kay Brooklyn. Naging ASMR. ASMR ba yan? Or you just don't hindi lang, parang hindi lang polite. Your mouth open. Correct. Ayoko. Yun ang bawal. Pero kapag yung kinakain may crunchy, tulad ng chicharon, yun yung nakakataka pag yun yung katakas. Actually. At saka yung mga ginagano yung nails. Ay, ito, yeah. Parang ganito. Yan, yan, yan. Lagay mo sa microphone. Ayun. Oh, diba? So, happy ASMR day. Yes. Para sa mga kada natin mahihilig din sa mga strange but satisfying sounds like yung those. Iba nakakatulog pa dyan eh. Diba? Mamaya po yan. Alamin yung iba pa nating information about ASMR. Pero ito naman para sa mga magiting nating nanay na naghahanda ng baon sa kanilang mga anak. May bago po tayong pambaon dish na ituturo. Ito pong ating bisitang food vlogger na si Bayaw Mike sa Alam na Dish. Mamaya po yan. Oh, ayan! Aalis pa ba kayo? No na! Ay, napakadami na niyan, mga kada. Kaya, dyan lang po kayo, ha? Dahil uumpisa na po natin ang kwentuhan. Kasama ang ating mga... Oh. Ay, nasan ako? Uy, ang gara naman dito. Ganda kada umaga. Every morning. Hi! Uy, ay! Kamusta? Asan ba tayo? Ang daming ilaw, no? Uy, gaganda! Kilala ko yun! Kilala ko yun! Oo, bakit? Sino? Sino kayo? Bakit? Asan ako? Paano to? Mamaya pa po kayo. Ha? Mamaya pa po kayo. Ay, ah! Mali ba ako ng set? Sorry! Ah, totoo ba yan? Ay, na-acting nyo lang kami! Makakad! Isa pala kasi talaga siya! Miss Malu de Guzman kasamang kanyang daughter na si Lucy tungkol sa kanilang kakaibang acting workshop na pwedeng-pwede niyo pong enrollan. Pwede-pwede po kayong makibahagi dyan at malalaman niyo kung paano sa pagbabalik ng Kada Umaga!
Kasabihan sa Lutong Daza. Pagkain pang palakas. Mga recipes na dapat alam natin lahat para maalagaan natin ang husto ang mga mahal natin sa buhay. Chicken sotahon soup, aros caldo, chicken sopas, honey lemon salamat tea. Bata, makalimutin lang. Kasama natin ang ating special guest, ang gwapong-gwapo na si Enzo Pineda na siguradong magpapasaya sa ating lahat. Kita-kits sa Lutong Daza. Pasasalamat sa inyo mga ka-Net25 dahil umabi ng 1 milyon ang mga subscriber ng Net25 YouTube channel. Let's subscribe together here on Net25. Malalaman o hindi ang sakit, mahalaga, alam ng pasyente ang katotohanan tungkol sa kalagayan niya. Gagawin ng isang ina ang tingin niyang makabubuti sa kanyang anak. Nakita ko ang file mo sa desk ng papa ko. Ano raw ang sakit mo? Ang sabi nila, temporary lang to. Mawawala rin. Dahan-dahang lumalala ang sintomas ni Jihan. Jihan! Ano ba talaga ang sakit ko? Ah, Hande. Kasama mo ba si Jihan? Nakaalis na po siya kanina pa. Umalis na? Ang sabi niya, pupunta raw siya sa ospital. One Liter of Tears, Monday to Friday at 9 p.m. Dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Parang kulang na sa tamis, kulang sa anghang ang inyong pagsasama. Dolce, masyado na tayong matanda sa mga dramang ganyan. Kung nanggaling yan sa bibig mo, matanda na ako, luma, losyang! Chicken, adobong baboy. Alam kong sukang-sukang-suka ka na sa adobo ko. Magbalik yung spark nila sa isa't isa. Diba? Love, Bosleng, and Tali. Tuwing Linggo, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Pabiling suka, isang tingi. Pabili po ng suka yung tingi. Pabili po ng suka yung tingi po. Pabili po ng suka yung tingi. Makada sa kalsada ang linyang pabili ng suka yung tingi at merong okay ang acting, meron din namang wale, pero ano nga ba ang kinakailangan, ang kinakailangan para maging mahusay na aktor o aktres? Nako, don't take it from me. Ngayong araw, malalaman po natin mula sa isang premiadong aktres sa pelikula, telebisyon at teatro. With her daughter, equally impressive din po ang kanyang career sa larangan ng education. Kaya, i-welcome na po natin si Miss Malu de Guzman and her daughter, Luchi de Guzman Hoson. Hi! I love the green! There, no! Hello! Hi, ma'am! Long time! Hello, ma'am! Hi, Luchi! Nice to meet you. Sige po, let's have a seat. Kamusta ka naman, Miss Malu? Ma-beauty pa rin! Ayos naman! Oo. Ikaw, kamusta ka? Okay naman po! Ano pang pecha yon? Wow! Bakit
tinatanong nila, ano yung pecha? Graduate po ako, 1995. Oh, yun na lang. Tapos kayo po yung naging professor ko sa broadcast. Broadcasting 124, television, speech, and performance. Yun! Wala pa kasing film noon, broadcast communications pala. Oo. Mm-hmm. Nagtuturo pa rin. And she's a very good student. Oh, wow! Thank you! Matindi ang mga productions ito. Oh, buong set ng bahay nila, dinadala. Mahilig talaga ako eh. Ever since, no, Miss Malu. Mm. Hindi na talaga ako lumihis. Pero nagtatrabaho pa rin buhay. Nagtaturo pa rin kayo up to now, after 25 years. 25 years sa College of Mass Communication. Wow. Oo. Tapos, pero yung coaching ko, eh, one-on-one, iba pang pagtuturo, ongoing since what? Since 88. Wow. Oo, until now. Oo. Eh talaga naman pong ano eh, no? You never stop teaching. At, diba? And at the same time, imagine, you never stop learning. Ay, correct. Yun ang pinaka-importante. Kung kaya't nandito kayong dalawa ngayon, you guys are going to talk to us about an acting workshop that's coming up this summer. It's called Energy. Yeah, I coined that actually last year when I started opening yung workshop ko. Kasi nga dati, sa academy lang, and then one-on-one, yung mga ganyan. Mm-hmm. And then, ang tawag ko nga pushers ko, especially yung... Luchi is one of them? Sila, yes. Yung mga anak ko. There's my other kid there, si Tina, who's part of the team also, talagang... I-push ko na sa public, i-open ko na sa public ang acting workshop. So, that time, about the same time, last year. April, yes. We started our first batch. For adults. And then I coined that word nga, energy, because acting is actually discovery, no? Energy. That's parang ano din ng energy, yes. But you journey inward. Oo, ang lalim. You probe. Lalim. Malalim. Oo, maghuhukay ka. Dahil, yan ang mga kailangan nung tools. Yung iyong mga nasa loob, na mga iniisip, mga damdamin, emosyon, urges, impulses, yung mga ganun. Eh, Ms. Malu, paano yung mga kada nating wala masyadong experience? Can they still tap into it? What will they use for acting kung ganun? Bilang tao, gagamitin lang naman natin. O, ang basic lang naman talaga dyan, alamin mo yung pagkatao mo na we use our senses. Eh, lahat naman tayo bilang tao, may senses. Of course, meron tayong mga ibang hindi nga kumpleto, pero meron matitingkad silang senses na nakukompensate or nakukuha sa iba. Luchi, why did you guys, you and your siblings, yes, why did you think of was it hard to convince your mom na, uy, take this public na. Honestly, you've been teaching for the longest time. Honestly, it was kind of challenging at first. Kasi, syempre, iba yung tuturo ka sa, you know, in the comfort zone na kinasanayan mo mga artista na kasama mo. Iba ang approach kapag normal, more, yung mas common yung mga people na tuturuan mo. Kasi syempre talagang basic yun. So karamihan sa kanila talaga kailangan mong tuntunin yung mga basic terms. At yun, so medyo in-encourage namin siya na gawin na project. And ayun naman, naging maganda kasi nagtuloy-tuloy. Maraming interesado. So nagtuloy-tuloy yung batches ng workshop. Mm-hmm. Kasi siguro din, alam mo yun, it is not your typical or your usual acting workshop. Kasi nga energy, no? Mm-hmm. So there's a fun-filled journey, adventure. Mm-hmm. Kasi we make it really fun to discover yourself. Mm-hmm. Kasi acting is really about self, the self. Discovery mo, being human, ganyan. Kayo ba ang student number 1 and 2 ni Mami? Ay, naku! I think bata pa lang kami. Na-acting na kami. Na-workshop? Na-workshop kami ng matindi. Yes. At ginamit mo ba to sa Mami mo rin? Oras na. I think, sa oras ng pangangailangan. I think yung totoong parang naituro niya sa amin, nagamit namin siya of
when how to carry ourselves. You know, nung nagtatrabaho na kami, haharap na kami sa ibang tao because we are also professionals. We deal with families, with parents. So, doon ko naman siya na papasok. Yung mga tinuro niyang acting. So, tinuro ni Mami yung acting, but you never used it for the industry. Ako, hindi talaga ako nagtuloy doon. Pero siguro talagang pagka medyo nakapattern din doon yung, you know, your life. So parang kami, eto kami, dinadala kami together para yun yung gawin namin as a mom and daughter. Well, those are two things that your mom is very known for. Teaching and also the acting workshops, di ba? So, there's both of it, both of those aspects in you. So, paano ba makakapag-sign up for these acting workshops? Can you tell us about the dates? At sino, is it open to everyone, all ages ba to? Nakatutok na yung dalawa kong co-host to. Mga gusto mag-artista. Pwede. Welcome! Okay, ang ano namin, ang parating namin yung sa teens. Sa teens. Actually, sa teens acting workshop kami tandem. Yes. Magkasama. Okay. Because she really specializes in ano family life and child development. Okay. So, may component kasi yon na... Social-emotional learning. Which she could explain. Mm-hmm. Yung sa teens. Okay. Hindi lang siya basta acting dahil gusto mo lang gumaling, maging artista. Siyempre, binabantayan din natin yung emotional development ng mga bata, lalo na sa panahon ngayon kasi maraming challenges. So, gusto natin iproseso kung paano nila minamanage yung emotions, paano mag-cope, paano i-resolve kung may mga conflicts, para mas maging effective artists. So, yun. As an educator, yun naman yung kino-contribute ko. We make sure na yung programa namin, yung workshop namin, madideal namin yung mga needs na yon ng age group na to. Yeah. So for the teens na, parang the first part, ang components nun, sa kanya yung pagproseso, yung emotional, socio-emotional learning component, nasa kanya yon. And then, meron dong module doon, may exercises doon na age-appropriate, alam mo naman, for the teens, and then ako yung transition into acting or how the technicals, these tools now, your emotions sa kanya, regulation, control, and understanding responsibilities, tatawid ko to the craft. Wow. How you use this now as tools for acting. That's nice. Yes. Kasi para siyang merong guidance. Correct. Dun sa mga teens natin. Oo. Tapos kung paano magagamit yun sa... Everyday life. Sa everyday life. Oh, yes. Or to, sa acting. To pursue a career. Correct. In show business. Oo. Diba? Nagbago po ba ang style ng acting? Miss Malu, through the years. Oo naman siguro, kasi kung panahon nung araw, yung napanood ko, nung bata pa ako, nung black and white pa, eh nakatayo sila sa puno ng mangga. Tapos gaganyan sila, i-emote na doon. Ganon. Nag-evolve na rin yan. Hanggang sa, kumbaga, there was the representational, or yun nga kung coming from the theater, representational. Okay? But now, with the yung medium kasi of television and film, there's the camera, there's, you know that, diba? The lens that could zoom in. So we now go into the more intimate. So evolved in the sense na mas makatotohanan, mas realistic ang dating. Wow. Hindi yung parang titingin sa malayo, ni OA. Mga ganun, ganyan. Yung mas humuhugot sa katotohanan, ganun. Kamusta maging mommy si Miss Malu na award-winning actress? Very proud ako maging mommy siya. Oy! Madrama ba si Miss Malu sa bahay? Hindi. Hindi. Pero she is a good teacher. Okay. So, not only in acting, not only in showbiz, but also inside the home. So, at lahat yun nakikita namin hanggang... May mga apo na siya. I have 3 kids. Yeah. Yun, so very doting grandmother. Your kids are teenagers. Yes. Themselves. Yes. Kaya talagang feeling mo to. Meron tayong pagpa-practice ng ating mga... In fact, the first batch kasama yung isa sa kambal. One of our daughters. Kaya talagang, this is your territory. You know what you're talking about, diba? We made sure we read about it, we researched about it. And of course, my mom's expertise dun sa
acting. Nako. Hindi natin palalampasin tong oportunidad na to at once in a lifetime lamang. Kaya sasampulan po tayo ni Miss Malu and Luchi ng konting acting tips. Kaya tawagin natin si Diana, si Emma, at si Carl. Wow! Wow! Ba't parang may naligaw? Baka siya pa nga yung best actor dyan, eh. Huwag ka, Miss Malu, ha? Siya? Oh, si Carl. Siya ang pinaka-experienced yata sa acting. Okay, kayo na po ang bahala, Miss Malu. Let's go ano, to them. Let's go. Ikaw na po ang bahala kung ganito paano ba? Kung paano po natin patatapoy ng acting. Maliban yung sa sinasabi nga natin na ano ba yon? Kasi hindi natin pwede ma-discuss dito yung buong syllabus, ano? So, syempre, yung parang alamin mo nga, ang mga we have preparations. Yes. We call that instrumental preparation. Bago magpunta sa eksena, pag-memorize ka niya, hinahanda ang sarili. Opo. But that's another, may proseso yun, haba yun. We will not do that today. But we go now to the acting, yung acting. Okay. So, ano ba importance? Sa isang eksena, what is important is knowing that in every scene, you go there because you have a certain objective. Okay. You have a certain want. So, kailangan, pag pumasok ka, hindi lang sinabi dahil kailangan mong pumasok. Kailangan, as an actor, alam mo, bakit ka, yung parang kanina, bakit ka nandyan? Mm-hmm. Yeah, una, sino ka? That's about the character. Who are you? Pangalawa, anong gusto mo? Anong gusto mo mangyari? What do you want? What is your objective? Anong intention mo? Ba't ka nandyan? So why are you there? Tapos, where are you? Nasa restaurant ka ba? Nasa loob ka ba ng drum? Okay. Nasa gitna ka ba ng barilan? Asan ka? Elements in space. Okay? Tapos, may kausap ka. Sinong kausap mo? Gusto mo yung kausap mo, ayaw mo. Okay? Okay. Anong gusto mong makabuha dun sa kausap mo? Okay? And then, yun, lahat. Why are you there? Anong oras na? Galing ka ba sa jogging? Pagod na pagod ka ba? Kagigising mo lang ba? Time of day. Okay. So, lahat yun. Yun ang importante sa isang eksena. Ngayon, gagawa tayo eksena. Ayan. Ayan. Exciting. Okay. Galingan nyo dahil si Miss Luchi ang tatayong judge. Wow, no? Judge. Para itanghal ang best actress, okay. Ang best supporting, at needs improvement. Ayan. Meron po tayo mga tropeyo para sa ating mga dekalidad na artista. Okay. Kaya galingan nyo. Ngayon, madalas, ang nangyayari, binubo ka na lang ang bibig, nagme-memorya ng linya, at dinideliver na lang. Oh, hindi ganun ang okay. Acting. Hindi yung basta magme-memorya ka, lulunin mo parang bangko, na magpakasok ka dyan, mag-deposito ka, iluwa mo, i-withdraw mo. Hindi ganun. Okay? Hindi to ATM. Okay? Ang nangyayari dyan, kailangan... malinaw sa'yo anong intention mo. Okay. Bakit mo sasabihin ng linya? So, hindi talaga kumisan. Segunda na lang yung sinasabi mismo ng literal ng linya. Yes. What's more important is tinatawag nga natin subtext. Anong nasa ilalim? Okay. Ano ang meaning? Bakit mo sinasabi? Kaya tinatanong, paano po ba di-deliver to? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Hindi. Nadedetermina ang tono ayon sa need o gusto mong makuha. Sa emosyon. Okay. So, para iwasan natin yung madalas na meaning kinukuha natin sa linyang naiintindihan natin sa ganitong salitaan, ang gagamitin yung dialogue ay... Ano? Napakalalim. Happy birthday to you. Ah. Ang dialogue ay, happy birthday to you. Oh, okay. Pero sa pamamagitan ng happy birthday to you, kailangan makuha mo ang objective. Wow, exciting! Okay. Very intense na sila. Oh, ngayon, ganito. Bibigyan ko sila ng objective. Okay po. Pwede ba i-secret ko objective o ano? I-secret mo. Tapos, pwede ka secret? Tapos, bubulungan niya. Oo, tapos kami po mangkulang kung ano yung tama. Nangyayari. Oo. Sige po. Kung, kasi doon natin malalaman kung effective. Kung para walang mulahan talaga. Oo. Paano? Secret? Bulungan lang po. Bulungan niyo yes. Lang. Ibubulong ko. Okay. Emma muna. Ako muna. Oo. Pressure? Ako talaga. Ay!
gubaw? Pwede? Ay, grabe! Ay, happy birthday, pero ano kaya ang magiging eksena? Simple lang po ang dialogue, happy birthday lang po ang gagamitin natin, pero lalapatan po natin ang kakaibang intention. Intention. Para makita natin kung effective ang acting. Diba? Tinanggal na natin sa equation yung linyang kailangan ko sasabihin. So this is all acting and emotion and internalizing. Ay, isa-isang mini-meeting. Ay, ganun muna. May pagpupulong. Meron ka bang gagawing internalization? Ano ba? Wait lang. Wow! May internalization. Okay. Tandaan, malaki po ang nakasalalay dito. Ang Best Actress Award, ang Best Supporting Award, at ang higit sa lahat, ang Need Improvement Award. Kaya, galingan nyo po. Okay, sorry ah. Kalimutan ko yung camera eh. Oh, sige. Nung ngayon, oh, okay. Ikaw ba, Lucci, did you also try to act in theater production? I did, pero mostly in schools. In schools? In schools. Wow! Pero galing mo siguro sa mga school productions, ano? I won't really say magaling, but I try. Oo. Siyempre, iba pag mommy mo siya. So you try na sumunod kung ano yung mga tinuturo niya. Pero siguro pinaka... Kinikritik ka ba niya? Oh, yes. Sa bawat performance mo, kahit school production. Kahit nga mga status that I post, ganun siya ka, ano ko, how I should deliver it. Talaga. Yes. Anong chismis niyo? Ah, wala ko. Kakala ko. Isip ko kayo eh. Okay, naibunong ko na mga secret. So, bawat isa sa kanila, may objective, may intention. Uy. Okay? Sige. Pero... ang challenge nga, remember sa mga production natin na may mga secret, may mga surprise din. Ang surprise dito nga, yun nga, they should be able to accomplish, achieve, fulfill their intention, their objective. Using only happy birthday. Using only. Tawagin na po natin ang unang contestant natin para sa acting workshop na ito, si Miss... But they will really interact together. I don't know. Ah, okay. Bahala sila. Ano, sabay-sabay. Bahala sila. Okay. Who starts? Sige po. Kung sino unang mag-ano, pakiramdaman nila. Kayo na po mag-ano. Nagawa na. Mag-clapper para sa kanila, Miss Malu. Okay. And five, four, three. Ganda. Action! Happy birthday to you. Happy birthday! Emma! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Hi! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Freeze! Wow! Happy birthday! Pause! 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 Bawal ba freeze? Okay, pause! Okay! Tuloy niyo yan. You're there already. But you have to listen to each other also. That's part of acting. You just don't talk, you listen also. And then the process is, you talk, you listen, you react. So, you need to listen to each other and look at each other. Anong pakiramdam niyo sa isa't isa? Anong nakukuha? Anong nararamdaman mo sa sinasabi sa iyo? And continue. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Wow, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy ikaw birthday. Naman, happy birthday. Wow. Get your one. Happy birthday. Thank you. Happy birthday to you. Thank you. Get your objective. Get your one. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Wow, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Carl. Happy birthday. Thank you, thank you, thank you. But guys, happy, happy birthday. Happy birthday talaga. Okay. Wow naman, happy birthday. Pause ulit, pause ulit. Tignan niyong mabuti ang isa't isa. Pakinggan niyong mabuti ang isa't isa. Anong nararamdaman ninyo? Anong tingin niyo? Anong kayang ginagawa niya?
paano kayo naapektahan, kailangan maapektahan ka. Kasi kung di ka naapektahan, ay wala nang mangyayari sa inyo dyan. Okay, nga, sabi mo. Okay, look at each other and react to each other. Kasi pagkatapos ng sinasabing verbal niyan, kasunod niyan ay movement. Ano nararamdaman niyo sa kilos ng bawat isa? Continue. Happy birthday to you. Thank you, Emma Tiglao. Happy birthday, ah. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, oh. Thank you. Happy birthday. Happy birthday, Carl. Oh, ayan. Happy birthday. Oh, anong tingin mo? Okay. Happy birthday ayan, to you. Ayan, oh. Ha? Huh? Happy meron siya birthday sinasabi, tingin ka. To you. Thank you. Happy birthday. Tagalog na talaga. How do you feel? Ignored. Okay. Ignored. A little. Like, patingin kasi yung isa. From up to... Parang bigay na bigay ka na. Hindi ka pa rin pinapansin. Apo. Diba? Parang gano'n. You got affected kung sa tingin niya. And yung tono niya. Sa kanya naman... Ano? Ang flirty mo. Ito parang may... Sana yan yung acting mo. Ano? Anong tingin nyo? Anong pakiramdam mo sa kanya, Kay Emma, ano? Miss Malu, parang nilalait niya. Yun yung nararamdaman mo. Gusto mo pa yung nilalait niya? Yes. Hindi. Ayaw mo nilalait niya to. Ayaw ko nilalait. So, imbis na sabihin ko, hindi, okay lang yan. Maganda ka. Maganda yung kasukutan. Masyari mo siya pinupuri. Parang kinukompensate ka para dun sa pang-isnab na ginagawa ni Emma at kay Diana. Ikaw, anong feeling mo sa kanila? di ko siya alam. Parang... nag-attend lang sa birthday. Di parang hindi mo siya ka-level ang pinapahiwating ni parang Emma. Parang hindi siya kasama sa group of friends namin. And I don't know who's this guy, Miss Malu. Ito talaga totally dead. I don't know bakit siya sumasali. Like, I don't know. Saan ka galing? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Emma, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Very effective! Tama po ba? Ano nangyari? O ano nakuha niyo? Ikaw, Luchi. Para sa akin... Si Luchi muna, nagkagaya lang ako. Nakita ko na-establish agad ni Emma yung... Yung character there's na parang... There's the attitude. Yes. Okay. Pasok na pasok ang attitude. Okay. Nakita ko naman kay Miss Diana na parang gusto niya talagang i-please. Gusto niya to belong. Yes. At kitang-kita ko naman kay Derek ang kanyang pagpuri kay Diana. At... kay ano, Emma? Yung kanyang ano kay Emma. Pag-de-dead ma. Bakit niya ini-snub si Diana? Sa makatwid, sila'y nagtagumpay. Effective. Very good. Ang galing naman ito na artista na ito. But you see how you need to overcome to be above the line, the dialogue. Yes, the more important matter is the intention. Hindi na importante yung dialogue, ano? Magdadagdag na lang yun. That's why you need to, ano yung... Nasa teacher talaga eh. Wow! So, kaya na kanina may binanggit ka na kailang importante yun about the attitude. Tama ang gamit ng attitude dito is the stance, di ba? Yung attitude. But wag yung ipakapalit yung attitude sa bad attitude ng tungkol sa pagkatao. Ibig sabihin, pakikipagkapwa-tao. Kailangan may maganda ka ring attitude sa pakikipag-ugnayan mo sa mga kapwa-artista mo. Hindi attitude na ganito sa kapwa-artista. Ay, Emma! Ala, Emma! Acting lang po yun. Acting lang po yun. Alam po pag-internalize lang po yun. May
is Malu because that is the farthest from what we know Emma to be. So, ibig sabihin talagang, inacting niya yun. Ano nag-succeed? Kaya Miss Lucci, please award our actors for best supporting. Sino ba ang bibigyan natin ng award? Pero kung tutuusin, alam mo, pwede ba lahat sila? Lahat, eh? Oo nga eh. Oh. Sana pwedeng pare-pareho, lahat best. Wow! Kasi they were able to achieve talaga eh. Yung kanilang mga objective. Kayong tatlo, best actress at actor award. Wala po bang needs improvement? Parang na-deliver na. Naging effective yung intention. Wow! So, congratulations! And, nadagdag lang. At hindi ka magtatagumpay kung mag-isa ka. That's why give and take ito. Kailangan you listen to each other. Kailangan may suportahan. Kung walang may support, teamwork. May teamwork. Kasi kung wala, makabagsak ang exam. Galing. Maraming salamat, Miss Malu. Lucci, thank you very much. Please go ahead and invite Arcadas for our acting workshop this summer. Yes, we are going to facilitate the Energy Acting Workshop. The teens batch will be on April 27, 28, May 4, and May 5. It's going to be at Sunshine Place in Makati. And then the adults batch will be on May 18, 19, 25, and 26. So please follow us in Instagram. It's Acting Workshop PH. You can also message us for inquiries, and we also have it in Facebook, Acting Workshop with Malu de Guzman. Ang galing! Hi. Super galing! Nag-enjoy kayo! Super! Yes. Thank you very much then for inviting us over. Oh, we believe, Miss Malu, ang galing! Yes! Napakagandang exercise po nung pinakita niya sa amin. And for coming over this morning, we have some gifts from Miniso for the two of you. Maraming salamat for coming over. Para may matutuwa. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Meron pa tayong story mo. Galing-galing. Mag-register na po kayo. Teens natin lang po ba yun? Yes. Oh. Yung age pa na ano, yung teens natin ay between 10 and 17 years old. Mm-hmm. So sign up na po kayo. We have a few more slots remaining. And of course, adults 18 and up. Above. 18. Hanggat kaya mo, go! Alright, maraming salamat, Ms. Malu and Lucci. At magbabalik ko po kada umaga. Diyan lang po kayo. Well done, girls! Nakasimangot ka! Ay, ako pa siya tinatawagan. Hindi kaya na-aksidente yun? Bakit binangga mo ako? Pag nalaman mo kung magkano yung premyo dito sa rough battle na to, baka magulat ka. 50,000 talaga yung mapapanunod sa may rough battle na yun? Bakit? Sasali ka ba? Bala kong sumali talaga eh. Kilala natin ang challenger, Tatay Rudy. Tatay! Yo! Rudy! Yo! At ang kabandem niya naman ay si Principe M. Wiki-pew-pew! Check! Sa Net25 News, ako po si Alex Santos. At ako naman po si Ali Soto. Matatag, matapang at matapat na balitaan. Yan ang aming ihahatid Lunes hanggang Biyernes. Alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Mata ng Agila Primetime. Dito sa Net25. Let's get together. 25 Sa Net 25. Kung gusto niyong lumikaya ang inyong
enjoy kayong tunay dahil kahit mali ang sagot mo, pwede kang manalo. Please welcome our Tara Gamers na Pede Cup Drivers! Kunyari, gusto mo kayo si Diana? Sa akin, libre yan. Yeah! Wow! Ikaw ni, kunyari, si Amiga at ni Pasero mo. Sisingilin ko pa rin po. Yeah! Anong city ang kilala bilang pinakamatandang syudad sa Pilipinas? Hey po. Bakit mo sabi vegan? Because that's where it all began. And this is Tara Game! Agad! Agad! Level up! Let's live together Sunnet 25. Hi, I'm Art. And I'm PJ. Tara, sumahan niyo kami. Listen to our school's podcast. At pag-usapan natin ang mga issues na mahalaga para sa ating mga teenagers. Let's create art together in Dito lang sa Net 25. Let's live together sa Net 25. Sa Net 25. Sarili mga kada kung ang premyo ay maiuwi ba o mapupulbusan ka. Oras na po para sa Fake Fact Boom! Kung paano laruin ang Fake Fact Boom mga kada, let's watch this. Sa Fake Fact Boom, pipila lang ang mga kada sa fact kung sa tingin nila ay totoo ang statement. At kung hindi naman sila believe, pipila lang sila sa fake. Lahat ng mali may parusa at out na sa game. At ang isa namang matitira ang mag-uuwi ng premyo. Yahoo! Tara, if you're ready, let's play Fake Fact Boom! And here's item number one. Makinig mabuti! Nating lahat ang mga kanta ng international singer na si Bruno Mars. Pero ang hindi natin alam ay ang totoong pangalan niya. At ito talaga yon. Sa totoong buhay, siya ay si Bruno Sammartin. Sa tingin nyo ba mga kada, narinig nyo na yon? O kaya sa interview ni Bruno Mars, nabanggit niya ba yung totoo niyang pangalan? Kung may idea kayo, ano ba ito? Ito ba ay Fake Fact Boom! Pila! Tapos ang laban, wala na. End game. Isa pa? 5 seconds. Nasa sa inyo to, ha? Kung sa tingin nyo, ang totoong pangalan ni Bruno Mars ay Bruno Sammartin. Another 5 seconds. Ito ako yan. Ay, matibay. Wala na. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon. Para mabilis na, eto sigurado-sigurado. Unang-una sa pila, Direk Carl. Tanong nga natin, kahit isa lang kada, mukhang sure na sure itong si ano eh. Anong name po? Miles po. Si Miles. Bakit Miles? Ano ba sa tingin mo yung totoong pangalan ni Bruno Mars? Hindi ko rin po alam yung, pero fake po. Feeling mo fake yung Bruno Sammartin? Mm-mm. Di ba medyo malapit naman, Bruno Sammartin? Di ba? Hindi talaga? Hindi po. Oh, sigurado-sigurado ka dyan ha. Thank you, Miles. Makinig mabuti. Alam nating lahat ang mga kanta ng international singer na si Bruno Mars. Pero ang hindi natin alam ay ang totoong pangalan niya. At ito talaga yon. Sa totoong buhay, siya ay si Bruno Sammartin. Ito ay... fake! Ang totoong pangalan po ni Bruno Mars ay Peter Jean Hernandez. Ang nickname po na Bruno nung toddler pa siya ay dahil sa kahawig po niya ang famous wrestler na si Bruno Sammartino. Oo, dun galing yun. Pero ang totoong pangalan, Peter Jean Hernandez. Galing! Dahil kompleto pa kayo, pwesto na tayo. Pwesto? Medyo mahihirapan na kayo dito.
Makinig mabuti. Item number 2 na tayo. Okay, makinig mabuti sa sasabihin ng TikTok historian na si Mona Magnovelos, a.k.a. Mighty Magulang. Panoorin natin to. Alam niyo ba na ang junior ng batikang direktor na si Fernando Po Senior ay si Fernando Po Junior na kilala natin bilang The King? Ano sa tingin niyo? Ito ba ay fake? Fact! Boom! Pila! Ulitin natin yung tanong ni Mighty Magulang. Kung ang junior ba daw ng batikang direktor na si Fernando Po Senior ay si Fernando Po Junior na kilala din natin bilang The King. Sa tingin nyo ba yan ay fact or fake? Magka-mag-anak ba si direktor na Fernando Po Junior? Ay, Fernando Po Senior at Fernando Po Junior na aktor? Another chance! Mga gustong lumipat! Lipat! Na. Ito na po. Nako, Mighty Magulang. Hati po sila. Ano po ba ang tamang sagot? Ito ay fake. Sapagkat ang totoong pangalan ni Fernando Po Jr. o FPJ o The King na National Artist for Film ay Ronald Alan Po. Ang totoong Fernando Po Jr. ay kilala natin bilang si Andy Po na isa ring artista. Wow, you know! Kaya naman, amiga, parusa na. Girls muna. Nakaka-block ka pa! Oh, no! Ay, ang gata ni Ana! Sana, ma'am. Pikit. Uy, sorry. Huwag mo na umalis, kuya. Next. Ready, kuya? Oo nga. Andito tayo! Punta tayo! Ang full boss team! Andito na! Mag-pose na tayo! Forward! Okay. Si Sweeney naman tayo. Tingnan mo, pareho yung kulay ng top natin. Picture! Okay, sorry. Okay, thank you. Buti na lang lumipat yung ano dyan, 247. Naku po, sino kaya ang susunod na mapupulbosan? Makinig mabuti. Item number 5. Ang buwan ng April ay hango sa isang prutas na originally tinatawag na real apricot at ito ay kadalasang tumutubo sa ganitong panahon sa Argentina. Ito ba ay fake? Fact? Boom! Pila! Naku po! Makinig ah, yung bang April ay hango sa real apricot na ano, pruta? Sa tingin nyo ba totoo yun? Bibigyan pa natin kayo ng another chance. Another 5 seconds. May dalawa? Hinila mo lang siya, nakita ko eh. Bakit kasi hinila mo pa? Nako, tingnan natin ha. Baka gusto niyo mapulbusan dalawa kay. Sabi niya kasi baka ako lang mapulbusan, sasama ko 'to. Pwede bang ano, tanungin natin si Pat Derek Carl kung bakit sinama niya 'tong si Miles? Bakit ka pa lumipat, Pat? Palipat-lipat ka, Pat eh. Bakit ka lumipat? Instinct lang po. Feeling mo fake 'yon. Feeling ko lang po. Saan hango yung ano, yung buwan ng April? Anong prutas tingin mo? 5, 4! Pass! Pero tingin mo fake yan? Feel ko lang po. Hindi ko alam eh. Feeling mo? Feel ko po.
Feel ko lang, pero baka tama sila. Tignan natin. Thank you, Pat. Tanungin nga natin si ano. Ito si Thomas. Yan. Parang meron siyang saloobin. Ano, bakit sa tingin mo fact yun? Galing sa Real Apricot yung pangalan ng April. 5, 4. Nabasa ko. Weh! Saan? Sa papel. Tama pa diba? O, narinig niyo yung dalawa. Nasa sa inyo kung gusto niyo pang lumipat, ha? Another 5 seconds daw, sabi ng ating production. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, wala. Nahati na ulit. Okay, makinig mabuti. Ang buwan ng April ay hango sa isang prutas na originally tinatawag na real apricot. At ito ay tumutubo kadalasan sa ganitong panahon sa Argentina. Ito ay... fake! Dahil po ang pangalan ng buwan ng April ay hango sa Latin word na aprio, na ibig sabihin ay bumuka or to open. Dahil usually ang mga halaman ay talagang tumutubo sa ganitong panahon. Ayun pala yun. Aprio. Para aprio. Pero wala talaga, hindi siya galing sa halaman. Galing lang siya dun sa word na aprio, to open. Alam nyo na kaya, pulbusan na yan, amiga. Bait ko dito. Ngayon, forward, kuya. Eto na. Here we go. Pigit. Ay, grabe. Pigit, tester. Wow! Happy birthday to you! Happy birthday! Thank you, happy Sing birthday your best to you. Expression. Happy Thank birthday! You okay, apat na lang ang ating Gada Squad. Kailangan nyo na maghiwalay-hiwalay. Dalawa na lang ating dalawa kayo sa pila, okay? Nasa sa inyo kung sinong ihilahin ninyo. Makinig mabuti. Item number 3. Napakasarap uminom ng buko juice, lalong-lalo na pag summer, pero... alam niyo ba na ang puno ng nyog o coconut tree ay kayang mamunga ng hanggang 1,000 na coconut sa isang harvest o isang anihan lamang? Ito ba ay fake? Fact? Boom! Ilan? Ay! Dalawa lang! Ay! Pat, bakit sure na sure ka dyan? Ang bigat po ng buko para tumula ng 1,000 sa food. Kaya. Di, ay, kaya ba? Sige. Parang meron akong nakita noon 1,000 sila. Siguro alatilis po ata. Alatilis? Feeling okay. Mo, mukhang sure na sure si Pat. Makinig mabuti. Napakasarap uminom ng buko juice, lalo na po ngayong summer. Pero alam nyo ba, mga akada, na ang puno ng nyog o coconut tree ay kayang mamunga ng hanggang 1,000 na coconut sa isang harvest o isang anihan lamang? Ito ay... fake! Paano italon? Ito po, makinig mabuti. Sa tingin mo, ilan? Hanggang ilan lang kaya? 10 to 12. Di naman, mga kada, ang nyog po ay kayang mamunga ng hanggang 180 coconut sa isang anihan. Imagine ang dami, 180. Yun yung kaya niyang ibunga. Okay, amiga, parusa. Go die. Piket, ate, piket. 3. Since kayo ay all girls, may utos ako dito na maganyan. Go, forward, ate, forward. Sabi ni Direk Carl, baby, eto na, hi! Okay, picture. Here, photo.
photo. Okay, happy birthday to you. Thank you very much. Pat and Ming, dalawa na lang kayo. Kaya naman, unahan na lang dito. Pero mag-ingat sa floor ha, madulas ang floor. Walang magtutulakan. Maghawakan lang ng kamay. Makinig mabuti. Item number 7. Dahil usong-uso talaga ang swimming ngayong summer, talagang box office hit ang mga resorts. Pero alam nyo ba na may mga taong takot din sa dagat? Sila yung sinasabing may narrowsophobia. Ito ba ay fake facts? Boom! Bilang! Ako takot lang sa araw. Mga taong takot ba kami sa dagat? Hindi naman. Pag sobrang lalim na. Okay, makinig mabuti. Dahil usong-uso talaga ang swimming ngayong summer. Talagang box office hits mo yung mga dagat, mga beach, resort, ganyan. Pero alam nyo ba na may mga taong takot din sa dagat? Sila yung sinasabing may narrowsophobia. Ito ay... Yes! Dahil ang tawag po sa takot sa dagat o sa anumang large bodies of water ay thalassophobia. Ito ay hango sa Greek word na thalassa. Ibig sabihin po ay the sea. At ang phobos naman, meaning fear. Di pala siya narrow. Siguro yung narrowsophobia, takot sa mga malalapit. Near. Okay. Thank you very much. Amiga! Miss Emma Siglaw na may-ari ng resort. Na hindi tayo takot. Oo nga, tinan mo yung outfit. Pang resort. Happy birthday to you. Ganda. Happy birthday. Paparusahan ka na. Kaya naman, happy birthday! Oh, happy birthday po. Picture! Paruto talaga. Thank you! Thank you, Pat and Ming! Congratulations! Napakagaling. At dahil ikaw ang matibay, Ming, meron kang premyo mula sa Splash Island! Wow, sarap! Sana all, akin na lang. Splash Island na matatagpuan po yan sa Laguna. Ano masasabi mo, Ming? Ano po? Baka may phobia sa tubig. Wala naman po, pero siguro hanggang 4 feet lang po ako. Hindi ko na po kaya pag 5 feet po eh, kasi 4'9 lang po ako since grade 11. Grade 7 kids po. Di bali, okay lang. It's a tight daw, sabi ni Direk Carl. Doon lang kayo sa kiddie pool, ha? Lalayo, malalim. 4 feet? Hindi, mag-enjoy ka dyan. Bring your floaters. For sure, marami namang mga lifeguards dyan sa Splash Island. Ma-enjoy mo yan. Congratulations! Thank you po. Kita-kits po ulit next time sa Pilian at Pilahan dito pa rin sa Fake Facts! Boom! More fun and excitement, and that's a fact sa pagbabalik ng Kada Umaga! This portion is brought to you by 318 Automart. North Luzon Express Terminal. Kailangan mo. Mukhang kailangan mo ng pera, di ba? Nakahanap na ba ng kakampi si Jong-eh? Mr. Jong! Sige po! Mr. Kang? Pero ang di inaasahang pagkikita. Jiwon! Tuwing may mangyayari, palagi siyang nandutuan. Palaging nagmamasid. Mas makakabuti po ba kung mawawala na lang siya bigla? Magiging rason ba ito ng pagkasisante ni Jiwon? Parang may nag-set up sa'yo. Pakiramdam ko. House of Bluebird, gabi-gabi, 8:30 p.m. sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Hello, mga Sir Kada!
Pedro Laguna this coming April 14 na. Alas 3 ng hapon. Halina't sama-sama tayong magkantahan, magsayawan, mag-games, at mag-enjoy. May mga inihanda pa kami mga giveaways and prizes para sa inyo. Gina kami! Gina kayo! Tara na, ubanimin ninyo ang maglipay-lipay kauban ng Starcada. Gina Pismo Starcada! Ngayong linggo sa Sine Throwback. Ba't kasi natulog ka eh? Eh, tapos ako eh. Siyempre, man, dapat matulog ang tao. Saka? Pag madaling siya umuwi ah, baka maunahan pa kayo ng nanay doon. Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. This portion is brought to you by RJK Services Manpower Agency Corporation, Villa Caceres Hotel, the gem of Bicolandia. A 3-star hotel with a 5-star experience. Book now. You may visit our website for more details. Nagbabalik po ang kada umaga at mga misis. Alam kong makaka-relate po kayo dito dahil isa po sa mga common na pinagdadaanan natin mga kababaihang dumaan sa panganganak ay ang tinatawag na postpartum depression. Pero girls, nabalitaan nyo ba ang pumutok na balita last year tungkol sa isang ina na nakulong matapos niyang iwanan ang kanyang 16-month-old baby sa loob ng 10 days? Alam mong grabe. Dahilan niya. Ano po yun? Ang dahilan niya ay nag-undergo daw siya ng postpartum depression. Kaya iniwan niya si baby sa crib niya ng 10 days. At umalis. Grabe naman yung 10 days. Yung 10 days. Tsaka grabe naman iwan yung bata. Pero kasi hindi natin alam. Kaya kailangan natin kausapin ng isang eksperto para malaman ito bang postpartum depression ay isang medical condition or is this something that we can help? Oh, my. Diba? Ikaw, Mama P. Dumaan ka ba sa ganun? Hindi eh. I cannot say that it's postpartum. Of course, every woman after giving birth, for 9 months, ikaw yung pinaka-importante. Ikaw yung pinangangalagaan, ikaw yung inaasikaso. Mm-hmm. Tapos all of a sudden, manganganak ka, you're under the throes of recovery dahil kung nag-CS ka pa, di meron ka pa iniintinding hiwa dito sa tiyan mo na masakit. Diba? Tapos, the sleepless nights because your baby is keeping you up all night and all day. Dagdag ako. Yun ang gaining weight. Hindi ko alam kung ito ang depression or ito lamang postpartum depression na ba yun or ito'y ano lamang. Reaction, natural na reaction lang ng ating katawan dahil sa pagod, sa puyat. At syempre, sa sakit na dinadanas natin at the moment habang tayo nagre-recover. So, but it's not enough for me to just leave my baby for 10 days, di ba? So, kailangan na talaga natin, bago po tayo manghusga ng ating kapwa, kailangan maintindihan muna natin. Yes. Pero, itong postpartum depression. Para mas maintindihan natin yan, ang isyong yan, mga kada, let's all watch this. Noong June 2023, nabalitaan ng buong mundo ang patungkol sa pagkamatay ng isang 16-month-old na si Jaylin Candelario matapos itong iwanan ng kanyang ina for 10 days upang magbakasyon. Nadatna ng ina ni Jaylin na si Cristel Candelario ang labi ng kanyang anak matapos itong mamatay dahil sa labis na pagkagutom at severe dehydration. Dahil dito, nahatulan ang kanyang ina na si Cristel Candelario ng life in prison without parole. Ngunit pagtatanggol ng abogado ni Cristel ay dumaan lamang ito ng postpartum depression. Tanong ng karamihan, ano nga ba ang postpartum depression? Ano ba ang iba't ibang uri nito at paano ito
magagamot. Kaya mga kada, i-SKL na yan. At para tulungan po tayong mas maintindihan ang usapin patungkol sa postpartum depression, kasama po natin today ang isang clinical psychologist na si Christian Jasper Nicomedes. Christian, welcome to Kada Umaga. Good morning. Thanks for being here. Kasi, syempre, napaka-importanting malaman ng lahat kung ano talaga yung totoong postpartum depression. Kung pwede mo lang ma-explain kung ano yung postpartum depression at ano yung natural na pagod lang, puyat lang, para sa ganung paraan, malaman ng ating mga kada na, teka lang, medyo seryoso na to. It might be postpartum depression at kailangan matugunan ng mabuti. Yung postpartum depression, ito yung nararanasan kadalasan ng mga ina na after nung pagkapanganak, regardless kung una o pang ilang anak na nila, dahil ito possible sa yung pinaka changes ng hormones nila. For 9 months, meron din silang bit, then suddenly, biglang wala na sa kanila. And syempre, yung adjustment natin doon sa pagod. Okay? Yung lahat ng pag-aalaga, kung halimbawa si mother or si father is hindi sila sanay na nag-aalaga or hindi sila sanay na napapagod, then biglang may sudden change doon sa kanilang lifestyle. Okay? So lahat ng yun is possible ng mga maging cause ng postpartum depression. But pangisagot, Christian, yung tanong ko, alin yung postpartum depression? Kailan natin malalaman anong mga symptoms nito versus yung normal lang na pagod, normal lang na puyat? So, in clinical psychology, we define depression as yung may sudden change doon sa regular lifestyle mo. So for example, either sumobra ka sa tulog or nabawasan yung tulog mo or even yung pagkain mo. So depende kung halimbawa before konti ka lang kumain then suddenly dumami. Kung halimbawa before marami kang matulog then parang biglang kumonte. Parang hindi magkakos ng depression yun. Oo. Yun yung usual konti na konti kumain tapos biglang maraming kumain. Pwede rin naman. Yun yung kadalasang magkasya. Yun yung kadalasang misconception. Okay. Na parang paano mo nasabing depressed kay ang lakas mo kumain, ang lakas mong matulog. That's not true. Oo. So basta merong sudden change doon sa lifestyle nila. Depression agad? It's an early warning sign ng mental health issue. So another is yung kumakawala na sila doon sa usual na activities nila. May feeling sila ng hopelessness, helplessness. And there are cases din na yung ganun self-harming. Ganun din feeling ko minsan puyat lang ako. Ibig sabihin po, may depression na ako. And if those symptoms persist for at least two weeks. So, doon natin pwedeng i-diagnose na may depression. Kung araw-araw, ganun na pakiramdam mo. Hindi na normal na ito. So, parang yung mga symptoms kasi is usual naman natin nararanasan from time to time, pero may mga ito ay duration. Prolonged. Duration yung kung more than 2 weeks na. Pero, Christian, paano yung kaso nung babaeng yun? Yung mommy ni baby Jaylin na hindi man lang binigyan ng ilang araw yung anak niya. Parang pagkatapos makauwi, iniwan na agad for 10 days. What kind of signs or symptoms could have alerted the people around her na wala sa tamang pag-iintindi or nasa tamang frame of mind ang nanay? It's very normal na after birth, excited yung magulang na bitbitin yung bata. So one possible sign, although we lack context din kasi sa case, is ayaw niyang kaharapin or makita or dinedenay niya na nag-e-exist yung bata. So yun yung mga ilan sa mga signs na may postpartum depression yung isang babae. At ang sabi mo nga, hindi lang nanay ang nagkakaroon ng postpartum, kahit yung mga lalaki, husband, yung daddy mismo. What kind of signs could he exhibit para masabi nating baka may postpartum din si daddy? At bakit siya
bakit siya sumasama? Baka nakikisama. Bakit kasamang lalaki? Yun nga yung ironic eh, di ba? Na parang postpartum depression para sa mga nanganak, di ba? Pero yung adjustment mismo kasi doon sa bagong buhay na may aalagaan ka na. Yung adjustment na yung dating kayo lang nung asawa mo yung magkasama, biglang may third party. So parang ano, parang yung sinasabi kanina ni Diana off-cam na parang nagsiselos sa attention. Mm-hmm. Parang attention, dati kasing attention, ano lang nasa, eh, nasa wife and husband lang. Ngayon, may ka-share na attention. Ang naririnig ko kadalas na ang ganon, syempre kayo po yung magsabi sa amin dahil kayo po yung expert. Pero ang naririnig ko lagi talaga is, nagsiselos doon sa naging bagong arrangement nila. Mm-hmm. Dahil nga may bagong mabibigay ng love, ay hindi sana yung husband. So paano yun? Ayun, it's the attention. O kaya yung yung transition mula sa buhay pagkabinata or magjowa lang. Diba? Tapos biglang may plus one, plus two, plus three. Nung case naman itong nangyari, parang psychosis na ang dating instead of depression kasi it's too much. I think we should let Christian decide. Yun nga, yung levels, di ba? Ito ba yung post, ano ba yung mga different levels of this? Mm-mm. Kasi nagsimula pa to sa yun lang, pagod-pagod lang. Tapos na yan. Go ahead, Christian. Yung nag-uumpisa siya doon sa baby blues, so 2 to 3 days, normal. Baby blues. So, yun ang entry level. Okay. Baby blues. Yung pinagdaanan mo. Ano itsura nung ano, ng baby blues, Christian? Same din siya ng symptom, pero shorter yung span niya. So, parang within the week or 3 days, 1 week, ayun, yun yung symptoms. Then, kapag tumagal to ng at least 2 weeks, 2 months, di ba? Minsan, years din. Okay. Pwede na natin siyang tawagin na depression. Mm-hmm. Pero kapag may kalakip na siyang hallucination, so ibig sabihin lumalayo na siya sa reality. So, halimbawa nakikita niya yung baby as hindi baby, that's the time na pwede natin masabi na ito ay psychosis. So, tatlong stage ang meron. At ano-ano po yung mga cure for it? Or how treatment. Do we treat it? Sabi nga nung prof ko before, hindi siya ganun ka kailangan ng treatment. With postpartum depression, ang number one natin gagawin is kailangan lang nila ng support. Kasi there are times na lilipas lang siya. Okay. So, ang bibigay lang, parang ano lang, parang grieving. Na wala naman talagang treatment, walang therapy, pero papalipasin lang natin yung oras hanggang sa maging okay siya. So, yung mismong support na maibibigay natin doon sa tao. And then yung constant assurance, yung validation. Pero kung halimbawa medyo matagal-tagal na and hindi talaga kaya o kaya yung mga taong nasa paligid niya is busy, hindi mabigyan ng tamang treatment, di ba? Mm-hmm. That's the time na kailangan natin magpa-consult sa mental health professionals. Pero ang advice namin is as early as yung plan na mag-aanak kayo, magpapa-consult ka na sa therapist. Para nag-guide ka doon sa process nung pagbubuntis, hanggang sa panganganak, nag-guide ka hanggang sa paglabas. So, mas early natin na de-detect, the more na mas maaga, mas mabilis natin siyang mape-prevent. Kasi I think a lot of the depression comes from uncertainty, from not being well-informed. Na parang, oh, ganito mangyayari sa'yo, ah. Lalaki yung tiyan mo, sasakit yung bewang mo, yung likod mo. Diba, syempre, if you don't, if nobody tells you in advance na mangyayari itong mga changes na to sa katawan mo, baka talagang magpanik ka at ma-depress ka. Na parang ano ba to? Ano ba nangyayari dito? Nangingitim yung mga kilikili mo, yung mga ganun. Correct. Madedepress ka talaga if you don't know what to expect. Diba? Pero, so hindi pala siya like other depressions, types of depression, na parang it's a medical issue. There's an imbalance in your chemical makeup na iniinuman ng gamot in order for it to be sort of treated or... Possible din. May mga tools tayo, may mga screening tools tayo. As early as pagbubuntis, pwede na nating i-take na kung ito ba ay at risk ng postpartum depression. So, may mga gamot tayo, antidepressants, na pwedeng i-prescribe sa mga
kababaihan na safe siya. Will it be safe? Pa rin. For breastfeeding, safe kasi maiinom din ni baby yun Oo. So, ano po ba ang pwede nating maipayo, Christian, sa mga kada nating nage-expect? Pati na rin dun sa mga asawa nilang gagabay, dun sa mga expectant moms. Pati na rin yung mga pamilyang nakapaligid sa kanya para hindi siya malulong sa postpartum depression. Na napaka, diba, it's so sad. You've been anticipating this joy that will enter your family for 9 months. Only to have this happen kapag lumabas na yung baby na madedepress ka tapos ayaw mo siyang makita, ayaw mo man lang siyang kargahin. Diba? So go ahead, Christian. Tulad ng lagi naming sinasabi as mental health professionals, hindi natin kailangan hintayin na magkaroon tayo ng sintomas bago tayo magpa-check. So, mental health is the same with physical health na we do regular check-up. So, ang maipapayo ko dito is as early nga ng bawat stages ng relationship natin, as sa kada point ng buhay natin, kung medyo naguguluhan tayo kung ano yung next nating gagawin, that's the time na very advisable na magpa-check sa mental health professional. So, hindi lang siya kapag malala na yung sintomas. And to those people na nasa paligid nila, talagang kailangan babantayan natin yung mga maliliit, even the tiniest change doon sa kanilang behavior. Dahil kapag mas maaga natin na de-detect, the more na mas madali siyang i-resolve in reality. Kaya sa mga kada po natin, huwag na rin natin silang, alam mo yun, kasi minsan nakakahiya rin para sa isang mommy na nanganak lamang na magreklamo at parang mag-confide na I'm not quite myself or I'm not as happy as I should be. Nakakahiya yun eh, di ba? Ako, I was feeling that way but I didn't want to admit it. Kasi parang grabe ka naman, baka mahusgahan ako na parang grabe ka naman. Nakapag-deliver ka nga ng healthy na baby. And why aren't you happy? We should be more understanding, accepting at of the conditions na that our mothers who just gave birth are going through kasi hindi talaga siya joke. Yeah. 'Di ba? Yeah. Sabi nga nila nasa hukay nga yung isang paa, eh, 'di ba? Every time they deliver a baby. So let's be more understanding. Yes. Let's not make fun of what they're going through. At para sa mga nanay naman nating kada na kapapanganak lamang, huwag niyo po i-deny yung the emotions, the mental conditions that we're going through after we give birth. Kasi these are all valid. Yes. Diba? Huwag po tayong mahiya na i-aminin po to. And if you need more help, Christian, where can they find you? If you need any psychological services, you can message us at The Master Psychological Services on Facebook. And you may also send me a direct message sa 0926-782-3143. Yes, maraming salamat. Thank at dahil sa mga na-share mo sa amin, Christian, meron kaming regalo para sa'yo mula sa Miniso. Thank you, Miniso! Thank you. Alright, guys. Hindi po biro ang postpartum depression, ha? Kaya mabuti pong kumonsulta sa ating mga health professionals upang matuluyan tayo magkaroon ng masaya at maayos na pamilya. Yan po ang tutulong. Environment talaga po ninyo ang malaking tulong for that. Kaya naman mga kada, don't go away dahil isa na naman pong dish ang ating lulutuin sa Alam na Dish sa pagbabalik na Kada Umaga. Makaka-relate kay you. Menopause. Yes. Meron ka bang nararamdaman ng mga signs ng menopause? Menopause really happens. In my case, I had a condition called endometriosis. Oh. Miss Corina, ganda po ng hair niyo. Ano pong shampoo niyo? Mapa-senior man kay you. My apos are here. They're here with me and they give me such joy. And so, kung
hindi ako magtatrabaho, how could I spoil them? Yes. O Gen Z? NAR is actually an accent from Australia. So like when you say no, you don't say no. They say NAR. Bida kayo dito. Chumay! So, let's just always choose to be kind. Kada umaga! Kaya ugaliin ang tumutok kung saan masaya at maganda ang simula ng araw. 10 a.m. to 12, Lunes hanggang Biyernes, kada umaga. Let's get together, Sunday 25. Eight is over dahil eight-tawanan tayong too late sa ating bagong season ng laptop at kulitan. May mga magbabalik sa prank first na level up ang pang-tukul tayo. Papa P, next level na rin ang mga prank challenges. Piniin sa mga boxes na yan kung nasaan ang ako. Siguradong happy ang buong family sa ating mga pranks at practical jokes na ot sobrang lupit sa kulit. 1, 2, 3, sip, sip. Ano kayo panlasa niya? Tandaan natin. Ot so, what are you waiting for? 8 ba o 4? I tried to buy a new iPhone. You guys, I need extra money. I'll accept card reader too. Wala pera. Wala pera. Oh, here. QR code. Join sa pagkikipagkulitan sa new season ng pinakamakulit at pinakamasayang prank show sa balat ng telebisyon. Kasama ang one and only prank master, Joey De Leon. That's me. Oh no, it's Vio. Vio only tuwing Sabado, alas 8 ng gabi sa Net 25. Let's together sa Net 25. Sa Net 25. Sponsors, Villa Caceres Hotel, the gem of Bicolandia, a three-star hotel with a five-star experience. Visit www.villacaceres-hotel-naga.com. North Luzon Express Terminal, Rubik Builders, David Salon, whoever you are, whatever you do, we bring out the best in you. Visit the David Salon branch nearest you and book an appointment now. Like, subscribe, and follow them on their social media accounts. And you may visit their website, davidsalon.com.ph, for more details. Thank you so much, Mr. David Charlton. Pasalamatan na din po natin ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Jim's Coffee Mix 7-in-1, 5-in-1, 3-plus-1 with ginseng, and 3-in-1 with spirulina twin packs are available in all leading supermarkets, groceries, and drugstores nationwide. You may follow them on social media, Jim's Coffee Mix. We would also like to thank RJK Services and Power Agency Corporation. Thank you din sa 318 Automart. Thank you din sa Healthy Lemon, the first buy one, take one lemonade in the Philippines. Share a healthy cup with your loved ones with more than 50 branches now nationwide, also open for franchise. Visit their TikTok account, Instagram account, and Facebook account for more information. Be healthy, choose Healthy Lemon. Thank you din sa Rich B Beauty Health and Wellness Products Trading, most trusted and affordable health beauty product provider from the Philippines' finest business. Thank you. Maraming salamat sa ating mga sponsors. And mahal po namin kayo. Maraming salamat po. Uy! Ay, anong problema mo? Ikaw po, bulong-bulong dyan, nakakatakot. On air kaya tayo? Akala mo. Wait lang, kasi maraming salamat po sa mga sponsors. Ay, ano ba nangyari ano sa'yo? Ano eh? Sa acting workshop ba? Happy ano birthday meron? To you. Happy birthday. Ay, gusto-gusto ko yung sound na yun. Yan. Natitrigger sa'yo yung mga senses pag ganyan, ano? Lakas maka-ASMR! Lord! Diba?
ito pa, meron pa, meron pa tayo dyan. Meron pa isa. Alam mo yun yung mga dahilan kung bakit... Ay, maganda rin. Ay, ito isang dahilan kung bakit gusto kong bumili ng ano, yung mikropono. Di ba, di ba nakikita natin nandula sila, nakaganon lang yung mic, tas parang, hello. Tapos minsan ngayon, aso na yung nag-ASMR, no? Ba? Habang kumakain ng treats. Ay, oh, cute-cute kasi. Well, mga kada, Happy International ASMR Day. Yes. April 9 din po yan sineselebrate. Yung International ASMR Day. Ang ASMR po, tulad ng sabi natin kaninang opening, ito po yung Autonomous Sensory Meridian Response. Ay sensory response po to certain visual and audio triggers. Mm, ASMR parang, na lang? Nabaenong. Parang gusto ko na lang, girls, panoorin na lang muna natin to para maintindihan natin. Kaya mas mabuti pa, let's watch this. Hi, mga kada. Isa ka rin ba sa mga mahilig manood ng mga ASMR videos? Isa ka na rin ba sa mga na-relax o di kaya ay nakatulog after makinig at manood? Tulad nito, sana hindi pa kayo nakatulog, mga kada, sa pag-ASMR ko sa VTR na ito. According sa researchers, it has something to do sa kung paano nagre-respond ang ating brain sa certain stimuli when participants felt the classic tingling sensation. Nakikitang may activity sa ating utak na nagko-control sa ating emotion and empathy. Pero mga kada, alam nyo bang may positive effects din ang pakikinig sa ASMR tulad ng pag-improve ng ating mood para sa mga mainit ang ulo, lalo pa ngayong summer na. Kaya mga kada, kalma lang! Pain relief. Pero hindi ito pain na galing sa pang-iiwan sa inyo ng mga jowa nyo. It is a chronic pain na maaari nating ma-experience at kayang ma-relieve sa pamamagitan ng pakikinig ng ASMR at better sleep. O sa mga laking puya dyan, makinig mabuti. Research has shown na nakakatulong ang ASMR to get the right state for deep and healthy sleep. O paano mga kada, makikinig na rin muna ako ng ASMR para mag-good mood na rin ako. Ang lagay, kayo lang? Hanggang sa susunod, dito lang sa Wow You Know! Wow! You know! Parang naririnig pa ako ng... Doon ba yan? Oh, yung stomach mo, nakaka-ASMR din. Kaya alam mo, Carl, let's go doon tayo sa cottage dahil sobrang init. Medyo masakit na yung sun, yung araw dito sa aking skin kasi mainit. Eh, summer ngayon eh. Ano ka ba, Day? Siyempre, summer talaga. At saka, maririnig mo naman yung sounds dito sa mga waves, dito sa likod natin, sa dagat. Kaya, kapawisan na ako. Pero alam ko gutom ka eh. Ano bang gusto mong gawin? Ano ba yung baon mo na yan? Siyempre may baon ako. Here we go. Ito ang aking baon. Pero ikaw rin may baon. Meron. Patingin mo na ako ng baon mo. Ah, it's not fair kung ako lang. Ay, gusto ko, pareho meron. Tayo. Meron, sabay. O, sige, ready. O, sabay. Ito na. Oh. In 3, 2, 1. Ay. Ba't nasira? Sinira ko tuloy. Ayun na. Kanin ang aking baon. Ikaw? Ito. Ano yun? Ha? Charatinidor. Oh! Bakit? Makikikain ako sa inyo. Ikaw talaga, ha? Paano ngayon? Eh, anong kakainin natin? Parang ano... Ako lang yung may dala. Wala tayong ulam. Makikikain. Oh, paano yun? Eh, Emma na lang tayo makikain dahil. May food ba yan si Emma? Punta natin si Emma. Oo. Sige nga. Emma! Anong meron? Gutom kami! Halika na, punta na tayo kay Emma. Tara na! Ang paborito kong baon sa swimming ay liyempo na may tomatoes. Ang paborito namin baon magtutropa sa swimming ay lumpiang Shanghai! Ang paborito ko pong baon tuwing magsiswimming ay hot tub. Ang paboritong baon ko sa swimming ay bingo greyhounds at barbecue. Ang paborito kong baon tuwing magsiswimming ay hindi ako nabatok. Ang paborito ko pong baon ay
hotdog at iced tea. Lalong-lalo na po kapag bagong luto ang hotdog at malamig na iced tea. Ang daming paboritong baon ng mga kada natin. Pero syempre, masarap yan talaga kapag maraming rice. Hindi ba, amiga? Oh, yes! Ayan, here no, is the rice. So, may rice na tayo, may baon na. At para tulungan tayo this morning sa bagong ano pabaon dish, tawagin na natin ang ating bisita. Walang iba kundi si Mike Del Rosario. Oh, kita sa taong ka, Bayaw Mike. Good Bayaw morning! Mike, good morning! Bye. Good morning, mga kada. Bati ka muna sa Kada Squad. Good morning, mga kada. Yun, dito ka po, ayan. Ano ba ang ituturo mo sa atin ngayon? Usually kasi, pork binagongan. Ngayon po, gagawa tayo ng chicken binagongan. Totoo yan. Para medyo healthy ng konti. Kasi pag pork, yung parang taba yung nandun eh, no? Opo, lalo po sa mga may edad na po, ganun. So ano bang kailangan natin dito? Una po, pinito po ating kawali. Ano yung ingredients yung kailangan natin? Una po is oil. Any oil ba? Pwede ba? Pwede oil. Olive oil. Opo, pwede po, mas healthy. Ano muna natin, ha? Ipakita natin ano ba yung kailangan nilang i-ready, Mike. Garlic, onion, sibuyas, kamatis, chicken breast, then bagoong. And talong. Optional for gusto nyo ng kick, ceiling haba. Ceiling green, opo. Ano ito? Para po mas humaba po ang buhay ng ating dish ngayon dahil yun ay tag-init, talagyan po natin ng konting suka. Suka. Opo. Tapos, pepper and sugar. Opo. So, ayan na mga kada, papakita namin sa inyong screen yung list na ingredients para po kapag mag-grocery kayo, mamamalengke kayo, bilhin nyo na po yung mga kailangan dyan. Mga magkano kaya to? Siguro po mga 200. Ay, pwede na. Diba? Good for 2 or 3 na po yan. Very good. Para po bago kasi swimming. Chicken breast ang gagamitin natin. Okay, simulan na natin. Okay. Nasimulan na natin paglalagay ng oil. Mainit na po yung oil natin. Mainit. Wow! Mainit! Hila lang pwede ng bawang. Okay. Yung heat natin dyan dapat ba ay high heat? Ano ba dapat? Medium heat lang po. Medium para, heat lang. Para hindi masulit. Isa lang po natin. Sunod na po natin ang sibuyas. Yung pala pwede sabay, no? Opo, pwede sabay. Lalo na pa sa mamadali yung mga mummies natin. Oh, yes. Bago umalis ng bahay para sa yung summer outing. Ito munang lulutuin natin, 'di ba? Para may bawon yung mga chikiting. Ikaw ba paborito mong niluluto 'yan? Opo, lalo pa sa mga ano, sa mga outing natin. Dahil matagal din po siya mapanis dahil meron din po siyang bagoong. Kasi 'di ba usually pag ang ulam may kamatis, madaling mapanis. Pero ito dahil may bagoong at bibigyan pa natin ng suka, hindi na masyadong mapapanis agad. Mga ilang araw? Siguro po mga 3 days, pwede pa po siya. Ay, galing. Obo. Oo, sulit. Bakit Bayaw Mike ang tawag sa iyo, Mike? Paano nag-start yun? Para ano lang po, madali lang po matandaan. Pero hilig mo talaga magluto? Opo, kasi dati nung bata po, pinagluluto po ng mami ko. Yun. Ngayon ako naman babawi sa kanya para ipagluto sila. Yan. Ngayon, tapos, ano na natin? Kailangan matunaw lang yung kamatis. Opo. Mga kada, madali lang naman itong lutuin. Wow! Kaya-kaya po ito ng mga mamis natin. Pag sa outing nga, di ba, kailangan natin yung hindi madaling mapanis. Kasi usually yung outing natin nagtatagal 3 araw. Ginagamit natin yung weekend natin. Eh. Correct. Tsaka maganda rin siya dahil ready na yung chicken, di ba? So, ano na lang, ilalagay mo na lang doon, di ba? Gawin nyo yan the day before. Tama. Pag may tirang bagoong pa, amiga, pwede mo pang gamitin yan sa mangga at singkamas. Ang sarap. Pwede. Panalo. Nagutom ka rin. Nagutom po ako. Yun o. Kasi di ba pag outing kailangan may nginunguya, kesa chips ang ating kainin, mangga at singkamas na lang. O, may bagoong na kayo. So, kayo ba, Bayaw Mike? Opo. Ano ba yung mga outings nyo, ng pamilya nyo, itong summer? Swimming po. Swimming. Swimming, okay.
This coming Saturday po, meron kaming swimming. Dahil birthday po ng pamangkin ko. Hey, happy birthday. Ayun, no, happy birthday, pamangkin. Happy birthday. Happy birthday. Feeling close kami. So, ayan. Tapos yun po, magdadala rin po kami ng... Binagoo. Oh, po. Ito, dadalin nyo. Opo. Abot pa ba yan? Tuesday ngayon. Parang Wednesday. Ano, ay, masisira na naman. Masisira po, kailangan magluto ulit. Opo, i-rest na lang po. Kahit naman din yan mag-last dahil kakainin po namin yan. Oo. Hindi mo na kaya mabaon yan sa outing nyo. Ito palang ubos na yan. So, ayan, medyo na... Opo. Medyo okay na po siya. Lagay na po natin yung chicken breast natin. Ayun. Yung chicken breast po, mga kada, niluto ko na kanina yan para hindi na mahirapan man. Uy, thank you po. Oh, welcome. Oh. Wow, ha? Parang ikaw yung gumawa. Pero anong ginawa natin sa ano, chicken? Prinay na natin. Opo. Half-cook lang po natin. Mm-hmm. Half-cook lang, mga kada, yung chicken. Para hindi siya mag-overheat or overcook dyan. Saka hindi po, para hindi po masyadong tumigas agad. Correct. Sunod na po natin ang konting paminta. Paminta. Konti lang. Nakakagutom mga kada kung nandito kayo. Ang baamoy nyo lang. Mm-hmm. So ayan, napakadali lang dito lituin. Tapos sunod na po natin ang bagoong. Gano'ng karaming bagoong ang kailangan? Mahilig po ba kayo sa bagoong? Opo. Si Emma, ako hindi ako kumakain ng bagoong. Oh. Oh, pero okay, po lang. Siyempre yun na yun. Oh, alam po natin lagyan ng bagoong. Huwag ganyan, yan yung dish. Huwag na lang. Siguro mga ano po, dalawang kutsara po. Dalawang kutsara. Okay. Masarap ang bagoong. Hindi kasi, eto masarap. Pag ginigisa ito minsan, nilalagyan ng sugar yan. Pag gusto na ang medyo matamis-tamis. So, bawal po si Amiga. Oo. Oh. Okay, pag uwi ko, okay, bagoong. Dinala natin mga ote. Pero may mga ibang tao din na nakilala ko sa showbiz. I think, correct me if I'm wrong, mag-comment na lang kayo. Uncourteous din, hindi na yung nagbabagoong, di ba? Direct? Oh, tama. Hindi kasi minsan yung amoy yung mga, pa lang yun na nila amoy kaya, pala. I think dahil lumaki kami sa ibang bansa, na hindi pa sanay sa mga... Totoo pag dumating dito, ayun tuloy. Pero, yeah, di ba, apam ka? Sa apampangan kasi maraming bagoong. Yung may dalawang klaseng bagoong kasi. Itong bagoong na to, tsaka yung isa na... Bagoong isda. Yung bagoong isda. Ang tawag sa amin nun, alubebe. Mm. Yun naman masarap sa talbos ng kamote. Sunod na po natin ang suka. Yan, yung suka. Ayan, hindi ko talaga magnunood dyan. Okay, ano po mga... minsan? Opo. Kahit po ng suka yung dish, gusto ko maglagay ng suka. Or magsausawan lang. Magsausawan ba yung tawag doon? Igaganon ko siya. I love suka. Siguro po mga dalang kutsara lang po pwede na po yun. Para lang ano, panlaban, iwas, panis agad. Opo. Mm. At hindi rin po siya lalasa. Dapat ba? Feeling ko gusto ko siya i-try kahit may bagoong. Totoo? Yes. Seryoso ka? Oo, seryoso ko. Tapos lagay na po natin ng konting tubig. Hindi tayo naglagay. Ano lang siya? Konti tubig. Nasa bagoong. Oo. Pero very, very light. Very light? Honey yung ginamit. Wow, ah. Sa show. Pero kayo mga kada, kung anong meron dyan sa bahay, pwede rin mga leftovers natin, di ba? Alam mo yung mga mommies, feeling ko hindi nawawala ng bagoong. Hmm. Totoo ba? Na parang naging merong bagoong sa ref nila. Tama ba? Na-notice ko yan sa mga Pinoy. Totoo yun. Totoo. Kaya ako, I feel so bad kapag sinasabi ko, ay, hindi po ako nagbabagoong. Sorry po. Nahihiya talaga ako. Pero sa amin kasi, hindi ko alam kung maraming mommies mag-a-agree dito, ha? Sa amin kasi pag si mama bibili ng bagoong, papagisa pa namin ulit sa kanya. Mm. E ganun. Diba? Minsan nga, ihalo mo lang yun sa rice. Ulam na eh. Okay na okay. Ay, bagoong rice. So, sakto lang din ito sa baon ko na rice. Oo naman. Madami-dami ba yan? Pero parang inubos ni Direk Carl yung kalahati. Direk Carl! Direk parang Carl. Na kalahati na yung rice. Oo yung mga yung rice kanina. Doon sa kasi, cottage. Kasi diba kanina nag-ASMR yung chan niya? Oo nga. Feeling ko nga, mapapunta dito, kinain na siya. Yung, oo. Check natin yung chan niya. Yes. Okay na po ito. Lagay na po natin yung talong natin. Talong. Ito, naano na rin ito. Naprito na po kanina. Oo, ako. Okay. Gumising ako alas stress eh. Para lang dito. Galing mo. Pero maprito yan. Hmm. Kinarvest ko pa kasi yung talong. Wow. Tapos mix lang po natin ang bagya. Tapos okay na po ito. Oh, yun na yun. Yun na po yun, napakadali lang po. Napakadaling gawin. Pwede nating ilagay dyan, maliban sa talong. Pwede bang okra? Pwede po. Pwede naman okra. Oo, para sa mga mahilig sa gulay. Kalabasa. Kalabasa. Para papinakpit na yun. Oo, para papinakpit.
Eh, di potato. Para pa lahat na. Okay, po mag-plating na po tayo. Okay. Okay. Ito na. Okay. Thank you po. Ayan. Siguro mga ilang minutes natin ginawa. Wala man atang 10 minutes eh, no? Less than 10 minutes meron ka ng binagoongan. Di pwede ko yan iluto. Binagoongan. Chicken binagoongan. Yun. Ayan mga kada, luto na po ang ating chicken binagoongan. And meron pa tayong isa na hinanda rin ni Bayaw Mike kanina, ang kumba. Po, pork kumba. Ano naman ito? Saan to gawa? Para siyang adobo, pero parang mas pinatamis siya. May sugar, saka pineapple juice. Parang sa mga outing, hindi mawawala yung adobo. Opo, kasi sarap talaga mag-ano. Pagkatapos mag-swimming, magkumain. Magkumain, napakasarap po. Yung sabaw nung adobo nandoon. Opo. Nandito naman yung potato. Oh. Sahong ba yan? Oo, oh, pero idagdagan ko siya dyan. Hindi. Mag-try na tayo. Okay, nakakagutom naman. Na-try na namin, ha? Try ko, ha? Lahat, ha? Ika-try ko. Okay. Bayaw Mike, habang nagtatry kami kumain, invite mo na yung mga kada natin. Saan ka ba makikita sa social media para ma-follow naman nila yung mga ganap mo sa buhay? Pa-follow po ako sa social media ko po sa TikTok, Facebook, and IG. Saka sa YouTube na rin po, pa-subscribe na rin po. I-search lang nila ang? Bayaw Mike po. Bayaw Mike. Okay. Thank you po. At eto na, titikman na namin. Yung Bayaw hindi Mike nagbabagoong ha. Cheers! So proud of you. Thank you. Sarap na kain ko, may kamatis pa. Alam, kumusta? Hindi naman siya ganun. Hindi lang. Wow. So, didn't speak with my mouth. Sorry. No. Sorry din. Masarap. In fairness. Para sa hindi nagbabagong ha. Nagugustuhan ko yung bagong dito. First time mo kumain ng binagoongan. Good job, galing! Thank you. Kumain mo ng binagoongan si Amiga. Kaya naman mga kada, i-try nyo na rin po ito. Kung mag-outing po kayo, o kaya naman, baon na mga chikiting ninyo. Diba, healthy din naman po ito kasi chicken breast ang ating gamit. At dahil dyan, Bayo Mike, merong gift ang kada umaga sa'yo mula sa Miniso! Yun. Thank you very much! Maraming salamat. Uy, naubos yan. No? Thank you po. Masarap. Thank you, Bayo Mike. Maraming salamat. Mga kada, dyan lang po kayo dahil marami pa po kaming pabaon sa inyo sa pagbabalik ng Kada Umaga! Thank you po! Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pag-arap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Paasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat unti at tagumpay. Kailangan kong linisin ang pangalan ng fiancé ko. Chance ko na to para makalamang kay Janice. Sabihin mo sa magulang mo na gusto mong i-postpone ang kasal niyo. Sa gitna ng mga iskandalo, mukhang makukuha pa rin ni Sarah ang gusto niya.
Hanggat malakas at buong loob mo, hanggat kasama kita, hindi hihina ang loob ko. Pero ano nga ba ang susunod na plano ng mag-inang Carrie at Janice? Paano mo nagawa sa akin yun? Bakit, ha? Janice, sagutin mo ang tanong ko! Para gumanti sa'yo. Gracious Revenge, gabi-gabi, 8 p.m. dito lang sa Net25. Let's Net Together sa Net25. Open for Business with Cesar Vallejos every Sunday, 9 p.m. Let's Net Together sa Net25. Sa Net25. May mga misis na stay-at-home wives. May mga misis na career woman na, kina-career ang pagiging mommy pa. May mga misis na nanay na. May mga misis na hindi pa. Marami mukha ang pagiging misis. Kaya deserve ng bawat isa ang pagpaparangal ng anak, asawa, o ng bawat taong inaaruga nila. Kaya naman kung ikaw ay may kakilala na isang beautyhing misis, mapananay, tiyahen, o kahit lolo mo pa, iboto mo siya bilang Mrs. KU sa kada umaga. Mag-comment lang sa Facebook page ng Net25 at ikwento mo kung bakit ang binibida mo misis ang deserving para sa isang bonggang makeover mula sa The SB Clinic at karapat-dapat na tawaging Mrs. KU sa kada umaga. Nominate nyo na po ang beautyhing misis na kakilala ninyo. Pwede po yung kapitbahay, kapamilya, kaibigan, barkada. Nanay mo, one time. Pwede? Si mama, gusto nun. Gusto nun? Pag makeover. Kaya it's our way of thanking them also sa dami ng ginagawa po nila sa atin, diba? At ito pa yung mga dapat nating pasalamatan. Tulad na lamang ng red juice, cleansing time na. Narito na ang red juice. Bagong lahat, cleansing muna, mag-red juice muna. Dahil sa red juice, mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Maraming salamat din po sa Lan Hot Pot. Dive into the ultimate hot pot experience with excellent food and ambience. Rixon's Luxury, Lan Hot Pot definitely hits the spot. Para sa mga coffee lover, nandito na ang Go Sherbal Coffee, yung official coffee ng mga healthy. Low caffeine din po ito, kaya perfect sa mga acidic. Mabibili po ito sa Pure Gold, sa Maligaya Mart, at sa lahat ng Every Minute supermarket branches. Now, they're also open for resellers and distributors. Thank you din sa Canrip Corporation, Mr. Ami Conker. At maraming salamat din sa Salem, ang hari ng tibay. Thank you din sa Miracle Peptide. When science ends, miracles happen. Stay happy para walang anxiety. At paano nga ba maiwasan ang paglaki ng sunog? Gumamit ka po ng Reynold Max na nag-iisang super fire extinguisher. Ang Reynold Max ang una tag-iisang fire extinguisher na suitable sa lahat ng uri na apoy mula po yan sa type A, B, C, D, and K. Ito po ay internationally tested and certified. Gawa po yan sa Lithuania at ito ay tested and certified na rin po ng BFP o Bureau of Fire Protection. Exclusively distributed by WSG Group of Companies Corporation. Reynold Max, stronger than fire. Mga kabarkada, sa umaga, syempre, Pure Gold na tayo dapat. Talaga sa Pure Gold, always panalo sa tipid sa baba ng presyo. Very convenient at kumpleto po ang produkto. Kaya kapag nasa negosyo po tayo ng pagtitinda, magpaaling po ring member na tayo sa Pure Gold. May cashback sa bawat bilet, ang daming benefits gaya po ng bagong aling po ring app. May added e-negosyo opportunities like load to all networks, cash in sa mga e-wallet at bills payment. At mga kada, hanap mo ba ay sulit, masarap at affordable ng limited wings? Dito na tayo sa Wingfinity and Beyond. For inquiries, send an email to wingfinity.franchising@gmail.com or via hotline naman sa 0948-977-8888. In Wingfinity and Beyond, infinite love for chicken wings. And maraming salamat din sa
Mr. Donut. Ang snack at totoong pang merienda natin mga kada ay snack at totoong pang negosyo rin. Kaya punta na po kayo sa pinakamalapit na Mr. Donut brand sa iyong lugar or mag-order po kayo via Grab or Foodpanda. And for inquiries, maaari naman po kayo mag-inquire via email sa fms@mrdonut.ph. Thank you sa ating friends. Thank you very much mga kada. Salamat po sa walang sawang panonood at suporta po ninyo sa amin dito sa kada umaga. Kayo po ang aming inspirasyon. Kaya naman araw-araw sinisigurado po namin kayo ay aming mapapasaya. Kaya kita-kits po tayo bukas ha. Same time, same channel. Dito lang sa paborito niyong Girl Kada sa Umaga ang Kada Umaga! Net 25. This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page.